Magandang hapon mga kabalisong, ito po si Eloisa Dinglasan at kayo ngayon ay nakatutok sa The News Feed. Para sa ating balita ngayong hapon, nagsampa ang pulisya sa kasong pagpatay laban sa 10 armadong lalaki na nauugnay sa pananambang noong Agosto at 30 sa isang hepe ng pulisya sa bayan ng Maguindanao del Sur at sa kanyang driver noong Biyernes. Sinabi ni Major Reggie Abeliera, tagapagsalita ng pulisya ng Maguindanao, sa isang panayam ng Criminal Investigation and Detective Group sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ay nagsampa ng double murder at frustrated murder na mga kaso laban sa isang commander jacket, isang sub-leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at siyam na iba pa ang sangkot sa insidente. Tinambangan si Samson at apat na pulis habang naghahain ng warrant of arrest laban kay Commander Jacket sa barangay Kapinpilan ang patuan. Namatay sina Samson at Endab sa sumunod na bakbakan ngunit nagawang gumanti ng putok ng tatlong natitirang sugatang pulis. Sinabi ni Abeliera na sinampahan din ng damage to property at theft ang grupo ni Commander Jacket matapos nilang kunin umano ang makabaril at iba pang personal na gamit ng dalawang napatay na pulis. Kasunod ng pananambang nakiramay si Interior Secretary Benjamin Abolos Jr. at Philippine National Police Director General Rodolfo Azurin Jr. sa mga kaanak ng mga napatay na pulis at binisita ang mga sugatan sa Maguindanao Provincial Hospital. Ginawaran naman ni Abolos sa mga sugatang pulis na sina Master Sergeant Renante Kinalayo, Corporal Rogelio de la Cuesta Jr. at Mark Clint Dayaday ng Medalya ng Kadakilaan at Medalya ng Sugatang Magiting. At yan ang ating balita ngayong hapon. Ito po si Eloisa Dinglasan at ito ang The News Feed.